Okay, so ngayon nandito ako sa CW Tower and dito to sa may Bangkok and hahanapin ko na yung Saudi excuse me yung Saudi embassy to get those documents and move to other country na pwede ako mag-fly to Saudi talaga. So ayun. So ito yung view dito. Dati nung bago ako nung napunta ako sa International Jail, sobrang hirap din na dinanas ko talaga kasi yung mga pulis nahirapan din sila hanapan ako ng ticket. Yung mga nakasabay ko sa kulungan, straight flight sila ng Saudi to Philippines. Pero nung ako na yung naisa lang, there sa mga bumps and bumps na nangyari. So ang ginawa ko kasi nung time na yon, buntis ako kay Hero. I'm a pregnant talaga. So I'm 4 months pregnant and kinapa nila yung tiyan ko. And because me and my husband not allowed to gather in the Saudi kasi kailangan magpakasal kami ng dito sa Pilipinas, ganyan. So we get those documents. And ayun, nahirapan ako kasi nung ako yung naisa lang, ang daming stopover at connecting flight bago ako na isa lang na nakauwi ng maayos sa Pilipinas. So una, nag-stopover kami ng Jordan, tapos nag-stopover din kami ng Thailand, and nag-stopover din kami ng ano ba yung iba pa naming stopover? Basta Thailand, tapos Thailand, tapos Jordan, tapos parang Egypt, ganun. And then the whole night pa kami sa Thailand na airport. And yun, kasi ayaw ako pasakayin talaga. And meron na tumatawag sa phone na sinasabi niya na hindi ako Pilipina, I'm a Asian, ganyan. So gusto niya ibalik na lang ako siguro sa China. And sinabi ng mga pulis naman na taga Maynila, taga Metro Manila, Philippines, kung gusto niyo siyang sunduin niyo siya na bumaba kayo ng maayos sa Pilipinas, hindi pwede yung siyang pupunta ng China. So ayun, ngayon na finger ako ganyan na ano yung stamp, identification, ganyan sa immigration. They see my ano na naman identification ganyan, and then the immigration said na how many days in Bangkok? It's a month or year or what? And then sinabi ko, oh my God, I cannot decision on what I do. Ganyan. Sabi niya, you're welcome here in Thailand. It's up to you how many, ano raw. Sabi ko, it means yung mga magulang ko, nagkaroon kami ng resident dito sa Thailand din. Katulad sa Singapore, sa Malaysia, at dito sa Thailand. Kasi ganun din tinatanong ng immigration. Sabi ko, kawawa naman yung real parents ko. Kasi antagal, diba? Antagal ng panahon. And they always find me. Diba? Tapos my parents doesn't know na I stay in the squatter area in Cotabato City, Mindanao, Philippines, and because of those martial law ganyan, and there's a happening bombing in Metro Manila those time, and the China Airlines also had na bomba nung martial law, and hindi ko alam na my real parents always find me. And update pala nila Pilipinas kasi lagi nila pinapanood ang news about what happened in Philippines. So, yun, naiyak lang ako kasi lagi kasi ako parang naiinis yung mga kasama ko sa immigration na bakit siya lagi na lang okay, diretso sa immigration, wala siyang kasalanan. Pero pag sila pinapahinto and hinahanap sila ng mga employer nila,
So parang nagkakaroon ng insecurity na why Jasmine always escape those jail or yung kulungan raw ganyan. Ask my real parents about it. Ask my Asian parents about it. And ask about China, why I always escape in those tasks or happening into my life. Sila ang nagdi-decision eh. Decision nila yun. Nai-insecure sila. Galing sila sa kulungan eh. Ako, pinapalabas ako. Hindi naman ako papalabasin ko sarili ko. Hindi ako nagdi-decision. Yung mga real magulang ko talaga ang nagdesisyon. Kaya kami na-secure ni Hero, ni Gabby at ang asawa ko at ako na pwede kaming mag-flight anywhere. Wala kaming kaso. So, ayun. Yun lang. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. To my real parents, thank you so much for guiding me and always check Philippines kasi ayaw nila ng ano, ng kumbaga, any alam mo na kasi pag sinabi mong Chekwa or ganyan, may pera yan na kasama pag i-question mo yung mahirap, kailangan mong mag-ambag eh. So, ayaw nila mag-ambag. And, for the justice, kahit ako ah, hindi rin ako mag-aambag kahit kidnapin mo anak ko. No way. I push you through your own kulungan talaga. No way. No apology. No mercy. So, yun.